pasok sa garahe. Daming iwasan na halaman, kuching pula, kuching green, di pa ako nakapili ng ano. Kakapit na naman ang jumper ng mga tao dito. Ayan. Ay, nako. Kakapit ng jumper. Delikado yan eh. Ano nga magkasunog eh. Ayun. Dahil dyan, naalala ko na naman yung nangyari nga nung nakaraan. Sunog. Tignan ka sunog. Pinost ko kasi sa FB. So, nung pinost ko, may mga nag-comment. Parang nakakuha sa mabasa na ako. Mabasa, tapos nakaflata isipin. Kasi sabi nila, parang kumbaga hero daw ako. Ayan. Pero, para sa akin naman, naman naramdaman yun kasi yun eh. Kasi pagbayani ka, di ba, parang dapat selfless act eh. Yung ginawa ko kasi may halong self-preservation yun. May parang halong self-preservation. Kasi syempre, parang sinasalba ko lang din yung sarili ko dun, di ba? Kasi family ko. Kasi pag nagkaroon na sunog, damay-damay lahat. So para sa akin, parang kahit sino malagay sa ganung sitwasyon, gagawin din yun. Kahit sino gagawin din. So, wala namin heroic. Although syempre, kumbiyahan din syempre, nakakatuwa din mabasa at nakaplatter. Dati na nangyari din. Parang ganun din. Paglabas ko ng balcon, may lola na ano, na nagpapanik, nagtatawag ng bubuhat daw dun sa pamangkin niya. Siyempre, immediately ang naisip ko na ako baka pinatake yan na. Kasi malaking tao yun eh. Tsaka bakit naman kailangan ko kalitin yun na. Yes. So yun, nilabas ko yung buwaba agad ako, dalawa yung susi. Kasi naisip ko kung sino mauna, kung may natawag silang ambulansya, ganyan.
mengandungan. Kaya kung hindi pa dumarating, kaya ako na lang magdadalaga. So nung nilabas ko yung sasakyan, may dumating naman barangay patrol, kaya lang tricycle. Sabi nila, ito na lang daw sasakyan ko. At saka yun nga, pagbaba ako kasi, pagpunta ko sa bahay nila, mga taga-buhat na patay na lang ako may inipasok sa sasakyan. Tapos yun, sinugod ko sa ospital. May nagsugod sa sasakyan niya sa ospital sa UST. So yun, na ano kasi kaya ko lang dinaalala kasi yung usapang hero nga. Ano, inaputang ko kasi yung lola niya sa tindahan one time. Parang nakipagmaritesan. Pero ano naman, buti na lang positive kasi nga ang kinukwento niya yung about it. Parang binibida niya yung ginawa ko. Sabi niya, swerte daw. At meron parang mga taong yun na nga, alam niyo na. So parang bayani daw ganyan ganyan. So nakakataba nga ng puso yung ganyan. Pero yung tulad nga ng sabi ko, although masarap pakinggan, masarap isipin, hindi naman ganun talaga. Kasi para sa akin, ginagawa ko lang naman kung ano yung nararapat. Kung ano yung gusto kong gawin ng kapwa ko sa akin, nangyari sa akin yun. Kasi ano eh, syempre pag ako yung lalagay rin sa ganung sitwasyon, ako yung inatake. Syempre, gusto ko may rin sa akin ang ating bahay, diba? Pero maganda dun, buti na lang hindi siya inatake sa puso. Ano pala siya, may nainom siyang gamot na hindi pwedeng pagsabayin. Parang may maintenance siya. So, yun, hindi pwedeng pagsabayin. Ang side effects, parang ganun, nag-seizure siya. So, pero, buti na lang ganun lang. Pero ano, parang 2 weeks din siya sa hospital eh. Ginamot, nag-recover, ganun. Ano lang, pakisamahan lang between yung kapitbahay, di ba? Kung kailangan nila ng tulong, ay tutulungan mo. Para pagka kailangan mo rin ng tulong, tutulungan ka rin nila. Parang ganun lang. Tapos, nandito na ako sa ano, sinusundo ko yung pamangking ko yun kasi maghahati daw sa school. Yun, yun ang buhay artist. Yun, part na yun na, buhay artist. Work from home, multitasking, ang gagawa. Yun, minsan, akala nila pagka-work from home. Petiks-petiks ang ginagawa. Pero sa totoo, parang mas marami ka pang ginagawa pag sa bahay. Bukod sa work, kung ano-ano pa. Yung mga chores sa bahay, ganyan. Tsaka syempre, ganyan, kailangan umasil para mapag-meet ang both ends. Kasi hindi biro buhay ngayon. Because of living sobrang taas. Sana tumas din sweldo ko. E, ayaw tumas ng sweldo. So damihan na lang ang trabaho.
ayun nga, so yun, balik tayo dun sa kwentuhan. Ano, habang inintay yung kamangin. Ano, so yun nga. Ano, about sa hero-hero, usapang hero-hero. One time, ano naman, ulit. Galing ako sa office, magto-toy hunt ako. Tumayaga mall, wala. Tao ng, ano, galeria, wala. Pero nilakad ko lang yun kasi office namin sa Artigas. Dating dun sa ano, yun nga, wala. Wala eh, diba? So, uwian na lang. Ano, nasa G-liner ako. Nag-iintay ako ng mapuno yung bus. Kasi pila-pila yun. Ano, may pumasok na babae. Kaya ako siya napansin kasi siya yung second na pasahero na, na pumasok. Tapos, eksakto, dun sa harapan ko siya umupo. So, ano siya, parang pambangko yung uniform niya. So, after ilang minutes, may pumasok ulit na pasahero, lalaki naman. Tapos ang suit niya, ano, parang yung pambahay lang, t-shirt, pati na, na shorts, parang mga chinelas lang, or sandals, parang gano'n, kakam. Tapos, ayun, sa dami ng upuan, doon siya umupo sa tabi ng babae. Ayun, so kaya madali napansin. Kasi parang nasisip ko, ay sa luwag-luwag, talagang tumabi pa dun sa cheeks. Parang nasa isip ko, mga manyakos to. At siyang pag-asa bus ka kasi, pag nag-comment ka, diba, parang dapat alis to ka rin sa mga masayero, kung may mga hotapper or snatcher, mga ganun, diba? Lahat pinapansin mo eh. So, ayun nga, hanggang sa napuno na yung bus, tapos umandar na. So, wala pa sa Green Hills, makatulog yung lalaki. Kaya ako napansin, kasi kita dito sa gilid ng ano, yung upuan. Ano, parang yung babae, naiipit na dun sa window, yun sa ganito, parang nakagano. Tapos eh, pag ganyan mo, sa buwang, yung ganito, yung bus. Na nakita ko, nakasandal yung lalaki ganito. So parang naawa ako bigla dun sa babae. Tsaka kawawa to ah. Naiipit na. Natutulog lang yung lalaki. So kung dating ng Green Hills, standing room. Lumuwag na yung bus, nagbabaan sa Green Hills, marami. Tapos nakita ko may pakanting upuan dun sa bandang harap. Tapos kinalabit ko na lang yung babae dun sa gilid ko. Sa gilid ng upuan. Sabi, miss, may bakante doon sa bandang harapan, baka gusto mong lumipad doon para hindi ka maanagan, maihipit dyan. Tapos ay, nagulat ako sa sagot ng babae. Sabi ko, babae, hindi, okay lang po. Maraming salamat po. Sabi ko, ha, bakit? Tapos, nagising yung lalaki. Tapos sabi niya, boyfriend ko po yung katabi ko. Sabi niya, ganun. Tumayo, talaga tinitigan ako. Tapos yung babae, hinila siya pabuntumit. Hindi naman nagsalita yung lalaki, pero tumitingin ako kasama. Tapos ako, sabi ko na, sorry pala dahala ako kasi yan. Tapos ano, edi mandar na yung bus. Narinig ko parang nagtatalo pa yung dalawa. Nagkakahat yung lalaki, tapos sumisilip-silip na ganoon din sa pagitan ng ano. Sinisilip ako. Tapos yun nga, narinig ko nga sabi ng babae, ano, dapat na pasalamat kayo kasi may mga may mga taong concerned eh. Baga, kung wala ka, tapos may ganun na nangyari. At least mayroong taong ano, concerned, parang ganyan. Pwede tatanggol ako ng babae. Pero may ridiculo ng lalaki. Hanggang sa pagdating sa stop and shop, ano, sila.
lari niling maong ganun sa mga tingin. Tapos, di pagkantan ng bus, nakatingin ko sa window, ganun, nakita ko ulit sila. Pareha sila nakatingin sa akin. Tapos, yung lalangan, bigla akong ligaro na ganun. Natawa akong ganun niya. Tapos, yung babae, nakita ko binabuhan yung boyfriend niya. Parang na-imagine ko lang ang pag-usapan nila. So, nasa isip ko, narapan din yung lalaki, pero hindi na. Kasi pinatuhan naman siya nung girlfriend niya. So, it's lang. Hero ko ang bro. Wala lang. Kaya wala na ko ito kasi usapang hero. Hero-heroan. Wala naman. Zero pala. Moral lesson story. Huwag maging judgmental. Boyfriend pala yun. Huwag kayo kasi itsura talaga nila eh. Isang decente, isang sobrarami. Hindi po sila sabay pumasok. Kaya siguro bumili lang kayo isang dali yung ano, lalaki. Kaya late siya pumasok or yung sinigit niya. Yun lang. Nakwento ko lang din. Random thoughts habang na ito maghahatid sundo. Ayun. Isa pa sigurong ano, ibang kwento ko, hindi, ibang topic. Sa ibang araw na lang, ibang topic. Abag nga doon sa parking na yan. So nakita nyo naman sa umpisa, diba? Ano, ang hirap maglabas-pasok. May papakita ko next time. So, kung umabot kayo hanggang dito, sa dulo, maraming salamat. At please like and subscribe sa channel ko. At hit that notification bell para updated sa mga darating pang videos. Lalo na yung mga time-lapse video ng mga artworks ko. Yun, sana magustuhan nyo, ma-enjoy nyo. Hanggang sa next episode. Peace! Pero doon ako.